Alam nyo, kanina merong nag-text sa atin eh. Ang sabi niya, maaga pa ito kanina pa, sa text. Ang sabi niya kanina, kung meron daw bang anak itong si Leonila de Ocampo, ang kasambahay ni Ambassador Maricho Mauro. Sabi niya, kung ako naging anak niyan, hindi ko na irereklamo yan. Ito'y bunsod siguro ng matinding galit. Sip mo, pagka ang Pilipino nabibilanggo, pinahihirapan na. Di ba, hindi na natin inaalam, di ba? Yung punot dulo. Bakit? Nagsisiklab ang kalooban mo laban dun sa mga nagpapahirap sa ating mga kapwa Pilipino. Di ba ganun? Kaya madalas, nagkakamali tayo pagka nauna yung ating emosyon. Di ba? Hindi natin pinag-aralan. Kamukha rin halimbawa sa kaso ni na sino yun? Si Flor Contemplacion. Galit na galit tayo nung araw doon. Hindi na natin iniisip kung ano yung batas. Kasi kababayan natin eh. Nakita mo parang matindi yung kanyang kalagayan, di ba? Hindi mo na naisip yung dahilan. Marirealize mo na lang pagka, kumbaga nawala na yung usok, di ba? Yung usok. Yung alikabok, di ba? Pag nawala na yun, tsaka mo lang maisip na mali pala. Kasi nauna yung emosyon. Kaya minsan, yung emosyon, hindi, ito hindi eh. Ibang istorya ito eh. Di ba? Ang dapat na maging relasyon nila, protector, tagapangalaga. Siyang gumulpi, sarili niyang mamamayan. Alam mo na nga na sa ibang bansa, ginagawa yan sa mga kababayan natin. Kaya, ibang istorya ito eh. Nakakahiya ito. Nakakawala na ng dangal sa pagkatao. Di ba yung kahit anong baba ng trabaho, kalagayan ng trabaho ng isang tao, hindi mo dapat dapurakin pati ang dignidad ng kanyang pagkatao. Di ba, kinukwento nga natin sa inyo yung judge na hinahangaan ko yung judge na yun. Marami akong sinusubaybayan ng mga ano niya eh, pagka may mga bagong kwan, video. Yung Providence, di ba? Yung pala, Providence, lugar pala yun sa New Jersey yata. O doon, judge yun eh, na ang kanyang sala para doon sa mga ano, sa mga traffic violation. Mga kaibigan. Napapanood ko 'yun. Merong isang sulat doon na kasi maraming humahanga doon sa judge na 'yon, napakabait noon. Inuunawa niya ang kalagayan bago siya humatol. Hindi niya hinahatulan base lamang sa violation. Talagang tinitingnan niya. Hindi katulad ng maraming judge ngayon, hatol ng hatol, lalo na walang kwarta yung hahatulan. Yun, mas wala kang pera, mas malapit sa iyo ang katarungan. Di ba? Mga kaibigan. Yung judge na yun, sana yun ang mga klase ng maging presidente nila sa Amerika. Napakabait nung panoorin niyo yun. May isang sumulat sa kanya, nakakwento na natin,
na tumutulong. Sabi, marami yun eh, yung natatanggap niyang ganun. Nagpapadala ng pera. Ito ay para doon sa mga hindi niya pwedeng absueltuhin na lang sa kaso. Gagawa niya ng paraan na maipataw yung batas na hindi maaapi itong tao at makakayanan ng tao. Maluwag na makakaya ng tao na bayaran kung anuman yung dapat niyang bayaran sa batas na kanyang nalabag. Ginagawa niya ng paraan yun. Ha? Yung mga hindi niya pwedeng absueltuhin kasi hawa. Di ba? Magiging baliwala na ang batas kung ganun. Pero ang konsiderasyon niya, eh, kwanho, para kang hindi pinarusahan. At merong pagkakataon, paano mo pagbabayarin yung talagang walang pagkukunan, walang trabaho? So, dahil sa dami ng mga nanonood sa kanya at humahanga sa kanya, sa kanyang, alam nyo, ang unang-unang makikita mo dun sa taong yun, si Judge DiCaprio ba yun? Ha? Judge DiCaprio o Carpio? O, oh, Caprio, di ba? Oh. Yung judge na yun, lintik ang puso nun, mga kaibigan. Ha? Ang binigay sa kanyang ng itaas eh, puso eh, mga kaibigan eh. Ha? So, yung isa sumulat doon, edi may hahatulan siya. O, inatulan niya na pagbayarin, puro ano naman yun eh, penalty. Ang sabi niya, eh binawasan niya pa. O, tapos eh, eto niya. Yung iyong magiging bayad, eh eto, may sumulat, nagpadala ng ganitong halaga, at ang sabi ay, gamitin ko ito sa kanino man na walang wala, walang maibabayad. Ha? Pero, ang sabi niya, binasa niya yung sulat. Kung maaari, ang sabi ng sumulat, tratuhin mo sila na merong dignidad. Hatulan mo sila na merong dignidad. Isipin ninyo yun, mga kaibigan. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Dito, sa ginawa nito, mga kaibigan, walang hiya eh. Di ba? Isipin mo yun, oh. Paano mong ipaliliwanag yun na ikaw na supposed to be ay protector dapat ng kapakanan, ng interes ng sarili mong mamamayan bilang ambasador, ang gumagawa pala niyan sa mga kababayan natin na katulad din nung biktima niya na inaabuso kalimitan ng kanilang mga employer. Oh, paano mo ipaliliwanag yan? Walang explanation eh, mga kaibigan eh. Hindi ba? Oh, paano mong bibigyan ng konsiderasyon nito? Diyos sa ginawa niyang yun, eh hindi lamang isang tao ang naperwisyo at napinsala. Inilagay tayo nito sa malaking panganib. Ha? Kaya, nasa panganib pa ngayon ang ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa bilang domestic helper. Eh kung nagawa yan, di magagawa din nila yan. Lalo na pag nabaliwala ang kaso labang kay Ambassador Mauro. Eh di alaberde na. Mga kaibigan, kahit mas mabigat pang kaso dyan, pwede nang gawin. Pinapatay pa nga eh. Di ba? Ang mga kababayan nating domestic helper eh. Yan ang masakit dyan. Itong takbo ng kasong ito,
Papunta ito sa walang ano eh, patutunguhan eh. Mga kaibigan, siguro kung sa Amerika ito, nakita ninyo, yung kriminal nga eh, yung napatay, na itim, di ba? Kriminal yun eh. Eh ito pa, kriminal ba ito, mga kaibigan? Eh siguro, nasa lansangan na mga mamamayan kung sa ibang bansa ito nangyari. Baka dahil sa galit ng tao, ha, mga kaibigan, eh, naglabasa na ang mga mamamayan hanggang walang nangyayari sa kaso. Malakas ang loob nila eh. Unang-una kasi pandemic ngayon. Tsaka ang parang wala na yatang pakiramdam ang marami dito sa nangyaring ito. Hindi lang ito kaso para kay Leonila de Ocampo. Kasama rito ang dignidad ng ating mga domestic helper. Hindi baling mababa ang iyong ang uri ng iyong trabaho. Ha? Hindi ka naman nagnanakaw eh. Mahirap nga ang ginagawa mo. Nakatutulong ka nga sa gobyerno eh. Dahil dito hindi ka naman nila nabibigyan ng trabaho habang nandun ka, natutulungan ng iyong dollar remittance ang ating gobyerno para may matawag na ekonomiya. Sipin mo yan. Di ba mga ano yan, bagong bayani kung tawagin nila, pero wala kang mabakas eh. Na kaukulang pagkilala, puro pambobola ang ginagawa sa mga OFW. Pero kayo bang mga Pilipino, wala na kayong damdamin? Ha? Hindi ba kayo, ano? Hindi ba kayo naaapektuhan nung ginawang ito kay Leonila de Ocampo? Dapaasan yung mga OFW, sumigaw kayo. Iparamdam ninyo sa gobyerno. Dahil abusado itong administrasyong ito. Lalo na kapag ka walang nagsasalita. Oh. Hindi ba? Dapat tumindig kayo. Magsalita man lang kayo. Hindi man kayo makalabas sa karsada. Sabihin ninyo na yan. Yang ginawang yan. Kay Leonila de Ocampo nitong animal na ambassador na ito. Naglalagay sa aming mga Pilipino dito sa ibang bansa na mamasukang domestic helper sa mas higit na panganib. Kahihiyan! Ha? Kaya sabi nga natin, hindi pwedeng walang mangyari dyan sa kasong yan. Ha? Wala nang dangal ang mga Pilipino. Yun ang gustong maging mangyari ng gobyernong ito. Lahat ng Pilipino walang dangal. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Eh bali ba, yung sarili nating kayamanan, katulad niyan yung oil reserve natin na pinag-iinteresan ng China. Mga kaibigan, hindi ba dapat yung ating natural resources na yan, kasama na yung oil deposits, mga kaibigan, eh yan eh, ano yan eh? Dapat yan ang magsasalba sa ating bansa at sa ating mamamayan para mapagaang ang buhay ng mga mamamayan Pilipino. Oh, hindi mo ba? Dahil sa mga bansa na meron langis, ang mga tao dyan binubuhay ng gobyerno dahil sila ay kasama dun sa na nagmamay-ari ng kanilang natural resources
Parang tubig yan eh. Ang tubig dapat tayo may-ari niyan. Kaya nga sa Canada, hindi sila pinagbabayad ng tubig. Kasi walang may-ari niyan eh. Ang may-ari niyan, tao. Oh, mga kaibigan, mamamayan ang may-ari niyan. Ganun din pagdating sa lahat ng natural resources. Ha? Na pinagagahasa, kita ninyo nangyari ngayon sa Kabikulan. Ha? Sa Bicol Region, nakapanlulumo, mga kaibigan. At ang isinisisi ng mga tao, itong kalamidad na nangyari, kauna-unahan nilang nadama ang ganito kalakas na bagyo. Samantalang daanan talaga ng bagyo yan, ha? Malimit ang bagyo dyan, mga kaibigan. Talagang yan ang unang-unang sinasalanta ng bagyo. Oh, pero, anong nakita nila na dahilan? Yung paggahasa sa ating kalikasan. Yung mining. Oh, di ba? Katulad nung, ano sasabihin nyo wala epekto? Yung dolomite lang eh. Di ba? Hindi ba minina yun sa Cebu? O ngayon, tahimik na yung Cebu, di ba? Bakit? Kasi napaka makapangyarihan ng totoong nasa likod ng Manila Bay dolomite na yan, mga kaibigan. Yung mga nakikita nating ungas, pera lang yan. Barya lang yan. Pero ang nasa likod niyan, na talagang sumasalanta sa pondo, eh isang mataas na opisyal. Kaya ultimo ang Senado, eh hindi po maimbestigahan yan. Hindi ko ba? Oh, kita mo, panayang iwas ng Senado dyan, kung saan-saan nagpupuntang investigasyon, mga kaibigan. Pero yan, yung tigmak ng korupsyon na yan at saka yung malaking pinsala na idudulot niyan sa ating kalikasan, mga kaibigan, hindi sila kumikibo eh. Mapa-oposisyon, mapa-administrasyon. Bakit? Yan ang tanong. Oh, ang laking pera kasi. Oh, di ba? Ito mga nagkukunwari dyan sa Senado. Hindi ba nung bago yung presidential election, inimbestigahan nila yung $81 million na na ninakaw sa Bangladesh, sa bansang Bangladesh ng mga sindikato dito. Yung sindikato ngayon ay yun, pinamumunuan ng Incheck na siya ngayong nagpapasok dito ng mga taga-China at merong nagpapatakbo ng mga pogo ng China dito sa Pilipinas. Oh, ano nangyari doon? Hindi ba ginantimpalaan pa yon? Kulang na lang bigyan ng plaki. Pinalabas nila, bayani yon. Sino ginipit nila? Yung whistleblower. Mga kaibigan. Oh, pero yung mga malalaking isda, lusot. Bakit? $81 million yun eh. Magkano yun? Sa peso. Di ba? Bilyon-bilyon yun. Mga kaibigan. Oh, may nangyari ba? Wala. Ang inipit at ginipit nila, babae pa man din. Pero lahat yun, lusot yun. Magkakasabwat yun, yung bangko, yung sindikato, mga kaibigan. Inilusot sila ng mga senador. Tulad yan, si Gordon, isa yan. Di ba? Oh, kung di ako nagkakamali, committee niya pa yung nag-imbestiga dyan eh. Oh. Bago yan magkaroon ng 20
16 presidential election, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, si Biden, pagka nanalo yan, immaterial. Kesa'y maging kalips to lips ni Xi Jinping o ng hindi kasing kasing bagsik ni President Trump sa laban sa China, eh pero namamalagi yung policy na kapag ka interest na ng Amerika ang nasasangkot, ha? Eh baliwala ang presidente diyan. Yan ang pagkakaintindi natin. O baliwala rin ang pagkakaibigan ni Trump kay kay Pangulong Digong nyo. Di ba? Kasi ang stand ng Pentagon, ng State Department, anti-China yan eh. Anti sila doon sa ginagawa ng China. Nakawalang yaan, mga kaibigan. Nasakupin yung buong mundo. Kaya nga tayo ang una nilang kinukubkub eh, mga kaibigan eh. Sa pamamagitan ng pagpasok ng maraming inchik dito, at pag-ukupa sa ating mga teritoryo. Di ba? Oh. Nako-compromise ang Pilipinas para mawala ng humina ang puwersa ng buong mundo, dahil nga sabi ko sa inyo, yung seguridad ng buong mundo na nakadepende sa Amerika. At ang isa sa strategic defense na yan ay itong bansa natin. Oh, maraming bansa ang manganganib at magagawa na ng China na masakop ang buong mundo, mga kaibigan, dahil sa kanilang ginagawa na yan. Oh, hindi ba? Hindi magbabago ang policy na yun. Sinasabi na, sabi nga kanina, kung opposition, yung mga nasa opposition ngayon, ano yan, mga pro-democrat ang karamihan dyan. Pero hindi katulad sa Amerika, kahit na meron silang partido, nag-iisip ang mga tao ron eh, sa mga nakaraang eleksyon. Ha? Kahit na demonyokrat ka, eh, lumilipat sila kapag nakita nilang may panganib dun sa kandidato ng Democrat. Kung Democrat sila, di ba? Lilipat sila ng boto eh. Oh, hindi ba? Kaya nga nanalo nun si Trump eh. Oh. Kaya nanalo si Trump eh. Oh, ngayon, pagka si Biden, inaasahan ng mga nasa opposition na ano ito? Hindi nito kukonsintihin ang pag-aabuso ng kasalukuyang administrasyon. Yun ang paniwala ng mga nasa oposisyon dito sa Pilipinas, na kapag ka si Biden ang nanalo, eh hindi niyang kukonsintihin ang mga pag-aabuso, ha? Na may kinalaman sa human rights violation, pati dun sa kuha natin, sa environment. Kasi si President Trump hindi masyadong ano diyan, hindi siya naniniwala diyan. 'Di ba? Kaya merong balita ngayon eh, umalis sila doon sa kasunduan sa Paris. 'Di ba? Na nagpapahalaga naman sa environment, sa kalikasan, doon sa ano ba tawag doon? May tawag doon eh, yung climate change, di ba? Yan, mga kaibigan. Mukhang hindi naniniwala dun si Trump. O, kaya, ito lang, oh, ngayon lang araw na ito na
napalatala na sa online na kumalas na raw ang Estados Unidos doon sa kasunduan na yun. Oh. Ngayon, mga kaibigan, kahit naman si President Trump ang maging pangulo, ganun din yun eh. Interest pa rin ng Amerika yan, lalo-lalo na anti-China si President Trump. Kaya kahit na mag-lips to lips pa si Pangulong Digong nyo tsaka si Xi Jinping, mga kaibigan, baliwala yun. Mas priority niyan ang security. Dahil mananagot ang Amerika o nananagot sila pati sa security ng ibang bansa na manganganib. Kapag hinayaan na itong China angkinin yung mga teritoryo na hindi naman kanila. Oh, ganun po mga kaibigan. At sana ho yung eleksyon na yan malutas sa lalong madaling panahon. Hindi ho ba? Kasi kapag habang nakabitin ang eleksyon sa Amerika, kung sino yung mananalo dyan, nakabiti na rin ngayon ang policy dito sa... Siyempre, unahin muna nila, magiging prioridad niyan, maresolba yung kanilang issue sa presidency, mga kaibigan. Paniwala ni President Trump, merong manipulation dun sa... Ito ang nakitang paraan para... hindi siya manalo sa kanyang second term, mga kaibigan. Itong paraan ng pagboto sa pamamagitan ng Koreo, may katwiran siya ron kasi ang daling manipulahin nun di ba? Pwedeng manipulahin talaga yun hindi pwedeng hindi ngayon pagka nanood ka ng news. Yun nga problema natin, katulad ko, ang akin lamang sa aking cable, isa lang ang channel na ano ron na news galing Amerika, kundi yung CNN lang. Yung CNN from the very start, talagang ayaw kay Trump yan Nung eleksyon pa lang, ayaw na nila. Nung panahon kay Hillary, magkalaban si Hillary Clinton at saka si President Trump. Talagang pro-Hillary sila, pro-Democrat itong CNN at saka yung ibang himpilan dyan. Pero grabe yung CNN talaga. Pagka nanood ka sa kanila, ang ano nila, ang spin, iba. Ibang spin. Talagang mahalata mo talaga yung pagiging bias nila laban kay President Trump. Kahit na nung nakikita na nilang tumataas na yung boto ni President Trump kasi nung una ang laki ng difference nung habang tumatagal dikit nang dikit mga kaibigan kaya doon yung alam niyo na yung presentation ng news di ba tsaka yung nagsalita si Trump kanina meron siyang pinos sa Twitter yata no. Nagkamali ng spelling mga kaibigan pati yun, yung spelling talagang pinuna kaagad. Ha? Wala, sa kanila wala nang typographical error si Trump Talagang kahit ano makita, talagang babatikusin nila. Yung CNN, ganun. Pero ganun pa man, nakita ninyo. Ha? Ginawa ba yun dito ng mga himpilan? Hindi naman Kahit yung pinasara nila Pinasara ba yung CNN? Mga kaibigan. Di ba hindi? Si Trump naman, nakikipagbanatan siya. Di ba? Kung binabanatan man siya, nakikipagbanatan si Trump.
At atin pong uulitin lang, magsisimula ang second tranche, pangalawang pamamahagi natin ng 1,000K o 1,000 pesos na ayuda para po sa mga working musician entertainers. November 9 po kami ulit magsisimulang magpadala. Hindi sabay-sabay dahil baka magalit na sa atin yung Palawan. Ha? Dahil pumipila po ang tao, pag nag-submit tayo ng ubod ng dami, ekwano, ha? Yung mga tao rong kawawa. Matagal ang proseso. So, yan o. At wala ho tayong ano, ha? Maliban dun sa mababasa ninyo na atin pong kung saan pwedeng ipadala yan, kung kanino, dun lamang po. Maliban sa isang tao, wala na ho. Kahit sino po, wala na. Makikita naman ninyo pangalan dito eh, sa screen. Wala tayong ino-authorize na iba o magsagawa ng ibang pangangalap o paglikom ng kung ano-ano maliban ho dito para dito sa ating financial assistance o ayuda sa mga working entertainers. At wala po kaming tinatawagan, kinakausap, hindi po kami ganun. Ah? Kung sino lang po ang makapagbubuluntaryo. At marami yung nagbuluntaryo, maraming salamat po. Hindi po namin yan kalilimutan. Ayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagtukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang umaga, Marichu Mauro! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan.